Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebaklebagatang with Evidence. Kumusta mga kabibig at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Okay, happy, 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 happy Sunday, Sunday. Pero hindi matatapos ang ating araw kung walang lebak-lebak with Evidence ni Kabibig. At ito ang pinaka-trending news na pinag-uusapan ngayon. Ako! Yung Quadcom na yan, naku, sinopalpal ni Senator Kiko Pimentel. Sabi ni Senator Kiko Pimentel na puro kayo contempt. Puro kayo contempt. Oh, akala ng mga kongresista ba na walang kaalam-alam ang mga senador? Nag-oobserba lang pala ang mga senador. Knowing itong mga senador na ito, mga lawyer, diba? May mga political experiences na at alam nila kung ano ang ginagawa nila. Kaya talagang nag-react na si Senator Coco Pimentel. At eto kabibig, manood tayo sa reaction ni Senator Coco Pimentel. Eto kabibig, ha? Pero sa gustong mag-share dyan ng blessing ni Coco at Gcash. Ay, kabibig, manang ask ka naman Gcash. Ay, gusto ko lang. Baka may iba dyan maraming mga blessings. Eh, si kabibig, wala ng trabaho. Diba? Ito na kabibig, manood tayo. Ito ha. Ito yun, oh. Ito yung interview. Senator Pimentel, sinupalpal ang Quadcom. Puro kayo contempt. Hello? Galit na si Senator Pimentel. Let's put... Ang dami rin nila kasing cheche boreche na invite, not invite, invite, oh, not oh. Invite. Eh, sabihinan nyo na lang, and then pag nandiyan na sa harap ninyo, then get the information that you want to get, and I hope that your proceedings will be more perfect than ours. Trigger happy. More perfect than ours. Oh, di ba? So palpat. Sana yung hearing niyo are more perfect than ours. More perfect kumpara sa Senado. Kasi ang dami nyo dyan eh. Ang dami talaga. Kung sino-sino lang ang pupunta doon. Diba? O, nakita yun naman, diba? O, sabi nga ni Marcoleta. Kasi yung iba, gusto mag-explain, ayaw pakinggan, kasi labag or hindi tugma sa kung ano ang gusto ng kongresistang mangyari. Let's continue. Sila ron sa pagdating sa contempt eh. Puno na yata ngayon detention center nila. Puno na. May overflow na sa Women's Correctional, sa Bilibid ba, or what, sa Quezon City Jail. Tayo. What do you make of Representative Abante? We often talk about interparliamentary courtesy. What do you make of Representative Abante criticizing you? How you conducted yourself when, let's face it, you and other colleagues don't criticize the lower house. Correct. Or now they conduct their own hearings. Ako nga, actually, I have refrained from commenting on how Quadcom conducts its hearings. Mm-hmm. Pero siguro, I will just allow that as a constituent Abante. Mm-hmm. Siguro, ganun na lang. I will just accept his criticism because he is also my constituent. Diba, national yung constituency namin. So, my constituent, our constituent. So, he has the right to criticize us. Pero ganito na lang kasi, yung Quadcom na yan, why don't they just subpoena the former president and require his appearance before them? Ang dami rin nila kasing cheche boreche na invite, not invite, invite, not invite. Eh, subpoena nyo na lang. And then, pag nandiyan na sa harap ninyo, then get the information that you want to get. And I hope that your proceedings will be more perfect than ours. Tama, correct. Sakre, kasi ang gulo-gulo kasi. Ang gulo-gulo ng Quadcom. Eh, itong si Paduano, ang tapang-tapang. Eh, sa inyo pala, nakasalalay lahat. Eh, sabi nga ni Pangulo Duterte, paano ako pupunta doon na wala naman kong pera? Yung pera ko is yung retirement ko. Diba? Nasagot na natin ang katanungan na, ay baka takot si Duterte. Paano maging takot? Eh, naimbitahan nga sa Senado, pumunta doon. Diba? O ngayon, sa Quadcom, naimbitahan ba? Naimbitahan. Eh, si Duterte sabi niya, paano ako pupunta doon? Wala akong pera pamasahe. Oh. So, sana sagutin ang Quadcom. Pero knowing Duterte, parang
parang hirap na makapunta sa Quadcom kasi inunahan nyo na, sinaraan nyo na, sinabi nyo na pinagloloko ba tayo dito, o parang naduduwag, o natura, Duterte, ayaw na mga ganun. Di ba? Tinawag nga niya si Paduano na unggoy. Yes. Okay, so I want to ask you this. You have Representative Robert Ace Barbers now saying that Duterte didn't look like he was of frail health when he attended the Senate probe. And he said that he was hoping that Duterte would show up at the next Quadcom hearing. Ang tanong ko, if the Quadcom subpoenas the former president and he refuses to appear, given he is a former president, can you actually cite him in contempt or have him arrested? Is that allowed? Yeah, house rules. Can we ask them about their house rules? Okay. So magkaiba yun. Let me explain the subcommittee's rule. Kasi I am not an ordinary committee. I'm just a subcommittee. Actually, the subcommittee has been deprived of the power to cite in contempt. Oh. Because that's the section 20 of our rule. So siguro yun doon lang yung mga tao na nakita nila na naguguluhan. Committee hearing ito sa Quadcom, ang bilis ng ano, trigger happy sila ron sa pagdating sa contempt eh. Puno na yata ngayon detention center nila, puno na. May overflow na sa Women's Correctional, sa Bilibid ba or what, sa Quezon City Jail. Oh. So meron silang power to cite in contempt and they've been freely been citing, generously been citing people in contempt. Freely, generously citing people in contempt. So, kawawa yung mga tao no, na gusto lang talagang magsalaysay sa totoong nangyari tapos hindi nagustuhan ng Kongreso, i-contempt ka. Diba? Or kung paano sumagot ang resource person, i-contempt ka. Take note, resource person sila, mga witness sila, tapos parang ginigisa sila sa Quadcom eh. Parang ginigisa, parang kinokontrol na parang yung leeg, pinipigilan na, mag-yes ka lang, mag-ganun-ganun. The regular committees ng Senate, meron din power to cite in contempt, but a subcommittee, wala. So yun mga kabibig, ang ating napakinggan si Senator Coco Pimentel at ang kanyang sinabi talaga kung ano ang naobserbahan niya sa Quadcom. Kung ano nangyari. Diba? Nakatawa talaga. So, ano ang iyong komento tungkol doon mga kabibig? Kaila ngayon, mga tao parang nawawala ng ganang manood sa Quadcom. Ano ba nangyari sa Quadcom na to? Parang ang gulo-gulo. Ang daming mga pinapatawag. Tapos hindi alam ng tao kung saan patutungo itong Quadcom na ito. Hanggang ang mga tao na lang ang mag-conclude na ay, ito pala ay para kay Duterte. Ay, ito pala ay para si Siyasati. Ang hirap mag-Tagalog ba? I'm sure yung mga Bisaya makaka-relate sa akin. Mahira, they're more on, sabi ng iba ha, na gusto nilang i-drag to hell. Kay VP Sara yun, drag me to hell. Yung parang, gusto nilang siraan ang mga Duterte or gusto nilang ipakulong ang mga Duterte. Pero I don't know, kasi yan ang na-observe ng mga tao ngayon. Parang iba na itong ano eh. Diba? So, ito oh, may nakita akong video ngayon na kung saan iba ang estilo ng mga tao, ang mga ano, mga congressman. So, manood tayo ng isang video ha. Ito ay si Benny Abante. Bakit popular itong si Mr. Benny Abante, Paduano? Kasi kabibig sila yung mahilig sa mag-cite and contempt. Ito na. Akin na Mike and Young is involved. Point of order, Mr. Chair. Ano ba sino ang pinapaliwanag ni General Binueva? Siya ba o si Michael Young? Sino ba pinapaliwanag mo? Sarili mo? Sarili ko, Mr. Chair. Paliwanag mo yung sarili mo. No, sir. Ba't mapagin ka na iba pangalan dito? No, Mr. Chair. Kasi, ngayon na lang po. Mr. Chair, ang sinabi ako kasi, nagsalita, hindi ako nagsalita kanina yes, pa. Yes, Mr. Chair. Ang sinabi kasi ni Colonel Asherto, patong ako dahil ikinlir ko si Michael Young. So, as far as I'm concerned, Mr. Chair, wala akong kahit anong information about Michael Young. Again. Pinuorin natin.
fact, walang information na pumasok sa akin na Mike and Young is involved. Point of order, Mr. Chair. Ano ba sino ang pinapaliwanag ni General Binuweba? Siya ba o si Michael Young? Sino ba pinapaliwanag mo? Sarili mo? Sarili ko, Mr. Chair. Paliwanag mo yung sarili mo? Yes, sir. Ba't napagin ka na ibang pangalan dito? No, Mr. Chair. Kasi... Mr. Chair, ang sinabi kasi... Hindi ako nagsasalita kanina pa. Yes, Mr. Chair. Ang sinabi kasi ni Colonel Asierto, patong ako dahil ikinlir ko si Michael Young. So, as far as I'm concerned, Mr. Chair, wala akong kahit anong information about Michael Young. Yun, mga kabibig. So, yun ang kailang tirada. Hindi ganun sa Congress, no? Ah, sa Senado, no? Hindi ganun ka ang tawag doon. Wild ang mga nasa, ano, nasa Senado. Diba? So, ano sa tingin niyo, kabibig? Okay pa ba tayo? So, yan lang po, mga bibigang ating latest lebag-lebag for today. Ano ang yung komento tungkol dito? At, ako, ang dami na nagsilabas ang mga komento, mga kabibigang. Parang, ano tawag dito? Parang, ano ba ang pinagalit sa Pilipinas? Parang, ang gulo. Gulo. Parang, ito ba, parang, panahon Duterte, hindi ganito. Parang sa panahon Duterte, parang united ang lahat ng congressman, parang hindi magulo, parang ang tao ay payapa. Pero ngayon kung iba ang takbo ng Gobyerno Bongbong Marcos. Ang tanong, anong ba ni Bongbong Marcos itong quad-com na ito? Ano kaya ang kayang komento? Diba? Hindi ba siya na ang tawag dito na ano ba yan? Mga Duterte na pinag-usapan, dapat sana problema ng bansa ang ating pag-uusapan. Itigil nyo yan. Parang wala eh. Sino kaya ang may hawak sa leeg ni Bongbong Marcos? Ewan ko, bibig ko eh. Baka guni-guni lang ang ating mga iniisip pa. Knowing mga, we people have different, you know, perspectives, different views on the certain problem of the Philippines, mga sangasangang, mga imahinasyon sa ating mga utak. At we're praying na sana maging maayos ang Pilipinas kasi pang third, ano na, year ito ni BBM, no? And ramdam nyo na ba ang pagbangon muli ng ating bansa? Bumaba na ba ang presyo ng bigas? Ha? Okay pa ba tayo dyan? Payapa pa ba ang Pilipinas ngayon? Hindi ba nagliparan ngayon ang mga shabububu? Ang mga shabububu? peaceful pa ba mga barangay, ang mga probinsya natin? Mababa na ba ang kriminalidad ng ating bansa? Or parang binagyo din tayo? Hindi lang yung bagyong Christine, bagong Marcel, kundi bagyo ng kriminalidad, bagyo ng drogas, bagyo ng hindi alam kung saan tayo papunta sa gobyerno ni Bongbong Marcos, mga kapatid. So yun lang ang aking sabihin ngayon. Depende na sa inyo kung ano nararamdaman. Yung iba kasi, BBM pa rin. Hindi kasalanan ni BBM na ganito ang gobyerno natin. Kasalanan ito ni Digong. Kasi kung anong problema ni Digong, si BBM ang nagdala ng problema at dumadami ang problema. O nga, dumadami ang problema kasi ang mga problema ay hindi nasolusyonan. Kung sana ang gobyerno ay may konting solusyon sa mga problema, dapat walang problema. Pero ang problema ay pinala. Dapat sana yung problema tingin sa drogas ay bumaba. Ngayon bumalik. Dumoble, trimeple, talagang delikado na ang Pilipinas. Yun na nga, kabibigan. So yun lang mga kabibigan ang ating latest libag-libag for a day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano sa palagay nyo? Tama ba itong si Senator Coco Pimentel na puro kayo content dyan sa Kongreso? si Senator Coco Pimentel ba? Strike agad-agad. Tama lang naman. Tama lang naman kayang obserbasyon. Kung ako nga, tayo mga ordinary Pilipino, nakikita natin. Diba? Makikita na natin kung anong nangyari sa Quadcom every now and then. Parang nakakatakot maging resource person sa Quadcom hearing, no? Diba? Well, knowing Abante and Dan Fernandez, bababa daw maging sa kanilang posisyon. So, hintay natin sa sunod na Quadcom kung talagang totoo yung sasabihin nila ni Abante at Dan Fernandez na bababa sila sa Quadcom committee at ano kaya ang susunod na mangyari sa Quadcom. Parang si Ace Barbers ba? Parang hindi rin makapalag. Parang kung ano ang gusto ng mga Quadcom committee, eski go, ikaw muna. Parang hindi siya na,
siya ang chairman, so dapat yung mga QuadCom committee makinig sa kanya eh. Parang hindi naging chairman si Eric Barbers, parang ewan ko, ang gulo-gulo. Yun lang po mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next.